And so yun na nga mga kaibigan, no? Magandang araw po. Kuya Debo here nagbabalik and welcome po dito sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa lang kaibigan sa channel na ito, i-hit mo na yung subscribe button at idami mo na yung tiny notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. So isa sa malimit kong natatanggap na tanong no, sa aking page ay Kuya Debo, paano ba mag-package ng mga picture o yung ID picture, no, na sa mabilisang paraan, no? Okay, dito mga kaibigan, ituturo ko, no, sa Photoshop, no, kung paano ginagawa yan sa mas mabilis na paraan. So ito yung ginagawa ng mga nagra-rush ID kalimitan, ganito yung ginagawa ng mga nagra-rush ID, parang isang pindutan lang ay nakaset na yung iyong picture na package, no? Kung may mga package ka sa shop mo o sa mga babalakin yung negosyo sa pagdi-digital printing, ay makakatulong to kaibigan, ha, lalo doon sa mga nag-i-start pa lang. So pwede nyo kasi itong i-save, depende kung anong package yung tinatanggap nyo, kasi di ba may mga package na bawa, package 1 ay puro 1x1, package 2 ay puro 2x2, package 3 ay may mga 1x1 tsaka 2x2 magkasama, may ganun, may package 4 may passport size and 2x2. Halimbawa, di ba? Ganun yung mga nakikita nyo package o yung mga ID picture. So dito mga kaibigan, ay ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko, ha. Okay. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral ay kuhanin nyo, at kung wala naman, wala din akong pakialam. Okay, nandito na tayo sa ating Photoshop. Ang ginagamit ko ay Photoshop CS6. Ha? Okay. So halimbawa, na-picture mo na si customer mo. So syempre, picture yan. Kailangan mo siyang i-crop ng 2x2 or 1x1 or wallet size or passport size. Okay. Halimbawa, kunin natin yung picture. Halimbawa lang naman na ito kasi square na to. Ito yung profile ko sa ano. So hindi naman square pag nag-picture ka, ano. Naka-landscape yan o naka-portrait. So kailangan mo i-crop. So dito pa lang sa crop tool, mga kaibigan, ito. Alam nyo, itong crop tool na to. Dito pa lang pwede kayong mag-set ng o preset ng inyong crop. No, ayan, kagaya nakikita nyo mga kaibigan, meron ako dito 1x1, 2x2, passport size, wallet size, yung mga ganyan. So pwede kang mag-save ng para isang pindot mo na lang. No, dito, turo ko sa inyo paano dito itong size and resolution. So ayan, no. Pwede kayong mag-set diyan. Ayan, naka-inches tayo, 2x2. So itong resolution, lagi itong importante mga kaibigan, ha. Kailangan kung 300 yung resolution mo dito sa document na pagdadalan mo sa kanya, kailangan naka 300 din yung resolution, kasi para hindi ka magka problema, kasi pwedeng pag dito ay mas maliit yung resolution, pag kinopy-paste mo dun sa document ay pwedeng mas maliit lang siya, kasi maliit lang yung resolution mo. So kailangan 300 lagi, ha. And lagi nyo tatandaan itong pixel per inch, kasi minsan naka pixel centimeter yan. Okay? So pixel per inch. So yun lang, i-save nyo lang, pag in-okay nyo yan, magkakaroon nyo ng pangalan. Ayan, pwede nyo yung i-rename kung 1x1 or 2x2. Okay, let's go. So i-crop natin ito ng ito naman, pag pinindot mo ng crop, ayan, automatic 2x2 yan. Puposition nyo lang naman, then enter na. Yan, nakrap na natin ang 2x2. Dito pa lang mga kaibigan, kung meron kayong kailangan gawin, gusto nyo pakinisin yung mukha, no? Pagtatanggal nyo mga dark spot, or kung may buni yung customer nyo, tanggal nyo yung buni. Kasi may ganun, may mga nagpapa-edit. Gusto nila makinis yung kanilang mukha. So, hindi pa tayo nagtitake ng action dito. Pero simula dito, mga kaibigan, magre-record na tayo. Ay, dami ko ano dito eh. Tatanggalin ko muna para malinis yung aking action, ha? Ayan. Kung hindi nyo nakikita tong action button na to, mga kaibigan, punta lang ko kayo dito sa window.
And then, itong action, i-check nyo lang. Okay? Para magkaroon kayo ng icon dito. And, kailangan to, mga kaibigan, naka-uncheck itong button mode, ha? Para, ano, kasi, para makapag-record ka. Kasi, pag yan ay naka-check na ganyan, ano, hindi ka makakapag-record yan. So, kailangan niya, i-check nyo yun. Dito. Yan. O, dito, gagawa na tayo dito ng ating action. Okay, gagawa tayo dito ng action. Ayan. Ilagay na lang natin ang action 1 yan. Ay, hindi. Gawin natin ang halimbawa package 1. Okay, package 1. Then, dito sa function key, mga kaibigan, pwede kayong mag-assign dito ng function key. Halimbawa, ang package 1 nyo ay in-assign nyo ng function 2 or F2. No? So, ilagay na lang natin ang F2. Ito ay mas mabilis na paraan kasi isang pindot mo lang ng F2, ready for printing ka na. Okay. Naiset na natin siya ng F2, mga kaibigan, ha? Record. Okay. Kung mapapansin nyo, nagre-record na lahat ng step ho. Simula ho dito, lahat ho ng steps na gagawin natin ay nakarecord na po. Ayan, nakared na ho tong, to. Yan, basta yung record button na yan. So, ipipaste natin ngayon to sa ating ginagamit na photo paper. Halimbawa, ang photo paper po natin na ginagamit ako ay A4 size. So, A4 size, gagawa ako ng document, new, international, yan, international paper is A4 size po kasi yan. So, yan, nakita nyo naman, resolution niya ay 300. So, ito, hindi ko napapakialaman, basta naka A4 size ako. Ayan, A4 size. Then, balik tayo dito sa kinrap natin, yung inayos nyo, yung tinanggalan nyo ng buni, ito na yon. Pero huwag kayong gagamit dito ng yung dinadrag lang. Kasi pwede mo siyang i-drag kasi yung iba nasanay, mga shortcut, ano. Dinadrag lang ho yan. Dadrag mo yan ganyan. Papunta dun sa document ng A4. So, huwag nyo yung gagawin yon. Kasi dito sa CS6, kung CS6 ang ginagamit mo, ay hindi ho yan mag-play. Hindi mare-record yan. Hindi ho functional ho yan dito sa CS6. No, so ang gagawin mo ngayon ay Control A, Control C, then Control V. Copy paste, kumbaga ang mangyayari. Okay? Then halimbawa lang, ayan, gawin nating apat siya. Apa. So hangga't maaari, mga kaibigan, step by step. Ha, kasi po, pag sinortcut shortcut, hindi ko sa ulado kung ano yung hindi nagpa-function na moves dito sa CS6 eh. Pero isa lang ang sigurado ko, yung ganun, yung dinadrag. Hindi dinadrag sa... Okay? Ayan. So, yan, ready for printing, ganun yan. So, i-stop mo na siya. Ha? Stop mo na. Ayan, naka-stop na siya. Okay, so ipiprint mo na lang yan. Ngayon, buburahin natin, testingin natin, ha? Burahin natin. So, ito na, nag-record na kasi lahat yan. Ayan, yung mga moves na ginawa natin. Makikita nyo sa gilid yan. Tanggalin na rin natin to para kunyari itong to. Kunin ulit natin to. Then, i-crop natin ng 2x2. Ayan, naka 2x2 na siya. Ganun ka, simple to. Kaya, importante, halimbawa, 1x1 naman yung ikakrop mo. So, pindutin mo lang to 1x1. So, since 2x2 tayo, kahit gano'ng kalaki yung ano mo rito, mga kaibigan, kahit anong size mo dito, pag yung kinrap mo, ay 2x2 ang kalalabasan yan, ha? I-position mo lang ng palagay mo ay okay na, maganda na sa paningin mo. Then, enter mo na. Then, in-edit mo na. Halimbawa, in-edit-edit mo na siya. Ayan, ayan, ayan. Natanggal mo na nga yung buni. From here, mga kaibigan, yan, simula dyan, pindutin mo lang yung F2. Boom! Ayun na. Diba? So, print ka na agad. Dito, medyo madali lang kasi 2x2 lang yung package na sinample natin. Pero kasi may mga package kasi na halo-halo, di ba? May mga package na, halimbawa, ay dalawang 2x2, walong 1x1. Medyo matagal kong gawin kasi yon. Crap-crap mo pa. E kung i-record mo na siya, o gagawa ka na ng package, yung ganyan, pwede mo kasi itong i-save, mga kaibigan. No? Kaya sa tuwing may customer ka at papipiliin mo lang kung anong package na gusto niya. So, yun lang. Isang pindot lang ho yan. F1, F2, F3. Ngayon, Kuya Jeboy, paano po yan? Gusto namin gamitin yan. Ano ba? Ang computer niyo 10. Kuya Jeboy, di 10 computer. Gagawin namin ng ganyang steps. Lahat. Hindi po, kasi po pwede niyo na itong i-save. Pwede niyo yung i-save.
ganito po. Ito yung ginawa nating package. Ito, itong 2x2 na to. Pindutin mo lang to. Ito, ha. Ito. Pero dapat, mga kaibigan, wala ka dito sa package. Wala. Punta ka dito sa set 1. No, yung ginawa mo nga kanina. Kasi ito, pwede mo naman tong i-rename. Bawa, i-package 1 na rin. Ayan, naka-package 1 ka na rin. Okay? Meron lang siyang, parang naka-folder kasi yan eh. Ayan. So, ito yun. Inaano ko lang. Itinatago ko lang ha. Baka na nawawala. So, kasi pag ito ang sinelect nyo, mga kaibigan, at pinindot nyo to, wala kayong makikita. Makita nyo, yung save action ay naka-disable. Diba? So, baka magtaka kayo, ba't hindi nyo ma-save? So, punta kayo dito sa pinaka-folder niya. Ito. Yan. Saka mo pindutin, then meron kang save action. Then, save mo siya kung saan ano mo siya gustong ilagay. Halimbawa, dito sa downloads. O, gusto ko siya dyan ilagay sa downloads. Ayan, package 1, blah, 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 blah. So, sa download ko siya isinave. So, save. So, hanapin natin sa download. Ha? So, nasa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Saan ba siya? So, eto na siya. Ayan, o, package 1. So, ito, pwede nyo itong ilagay sa USB. Sa USB at dalhin na lang sa iba't ibang computer nyo. Okay? So, itatesting ko sa inyo ha. Dadalhin natin dito sa kabilang laptop. Hindi ko na i-screen recorder, mga kaibigan, na kasi wala ko akong OBS dito sa kabilang laptop. Dito lang ako nag-install kasi ng OBS. OBS is yung ginagamit kong screen recorder ng computer. Okay? So, ito na yan, mga kaibigan. Ito, ayan. So, buksan nyo lang to. Ito na ang click nyo. Double click nyo lang. Ayan. So, diba? Ayun siya, oh. Ayan. O, testing natin. Wala, may picture ka ba dito? Ayan, bawa ito. Okay, crop natin ang 2x2. Meron ba to? Ayan, may 2x2 ka. Buti naman, may 2x2 ka. Okay, halimbawa, ayan, enter, o ayan, naka-2x2 na tayo, okay, simula dito, simula dyan, pindutin mo yung F2, o ayun, meron ka ng apat na 2x2. So ayun mga kaibigan, ano, ganyan po ang paggamit niya ng action sa Photoshop. Malimit yan ginagamit, mga kaibigan, talaga sa mga photo printing o document photo printing. Mga ganyan, ano? Ayan, sa 1x1, 2x2, passport size. Ayan, kung may makikita kayo na parang ilang minutes ba yan? Mga 5 minutes o 10 minutes. Crash ID, yung mga ganon. So, yan. Ganyan po yung ginagamit nila. So, ayan, sana yung makatulong yan, mga kaibigan, para yan sa mga baguhan o mga nagbabalak na magtayo ng ganitong negosyo o gustong mag-start kahit sa photo printing lang muna, huwag muna t-shirt printing, no, kasi pwede ka namang mag-ganyan, isang computer lang tapos isang printer, so pwede ka nang mag-photo printing. Okay, so yun, maraming salamat po sa panonood, mga kaibigan. Muli, hanggang dito na lang. Please like, comment, and subscribe. Isama na yung tiny notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. Muli, hanggang dito na lang, mga kaibigan. Kaya Jeboy signing off. Peace!